Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A wonderful evening to all, or in some parts of the world maybe only morning by now. Good morning to some. We have to be inclusive kasi po ang Shrine of Jesus Divine Word, 50% of our patrons are from abroad, from US, Canada, Hong Kong. So we welcome you in the Shrine of Jesus always. Ngayon po, I would like to start itong homily back 6 years ago kasi naalala ko merong isang organization na preparing for leadership change. Magkakaroon election in 2 months. Ngayon, ang ginawa ng organization na ito, nagpagawa ng survey. Ang survey, ito ang tanong sa kanyang mga members. I think the member is around 200 members ang organization. Ang tanong dito ganito, what quality or character sa tingin ninyo a certain leader should have? Kung sa Tagalog, ano sa tingin ninyo makakayanan o kapasidad ng isang leader na gusto mo na maglilingkod sa iyo? Alam niyo po yung resulta ng survey. Ano ang most quality na gusto ng isang tao sa isang leader? Unang lumabas, and a very wide margin, many say dapat daw ang leader ay caring. I was expecting na competent ang number one kasi we need a leader who is competent and intelligent. I was so surprised na ang lumabas, caring, mamapag-alaga. Pag sinabing caring, you show concern and kindness to others. And this is what we all need in this pandemic. Since men are anxious, worried, you know the first cure in anxiety? When you know somebody cares for you. So that's to give you a tip how to deal with anxiety and worry. Find someone who is caring to be at your side. Pangalawa naman na lumabas na result, competent. For all you know, this survey is official and then paid. Pangalawa, competent. Pag sinabing competent na leader, able to deliver the results and outcome. Dapat naman talaga, ano mang pranamis mo, o kung asawa ka, nagsumpaan kayo sa kasal, you promise to be at the side in sickness or in health, dapat i-deliver mo yung result. Hindi pwedeng salita lang. Dapat naman talaga. Pangatlo, doon na yung dapat daw knowledgeable, organizer. Mga kapatid, ang point ko dito, all these qualities are needed. But the most top priority is sana lahat tayo are caring person. And the best example, model we have as a caring person sa gospel ngayon is the centurion. Pag sinabing centurion, high official sa Roman army, at meron siyang 80 legions under him. So powerful. Usually, di ba, yung mga general, manarin ko yung mga anak ng mga general, police, ang tatay ko istrikto. Ang tatay ko, lagi kaming ano. But itong centurion is different kasi he has a heart, caring. Bakit ko nasabi, kung na-follow nyo po yung gospel, yung kanyang slave ay valuable to him. Ayaw niyang mamatay, kaya nga hinanap niya pa si Jesus para ito gamutin. So mga kapatid, anong point ko po dito? What that this tells us, yung survey and yung gospel, sa loob ng puso nating lahat, gusto natin na tatruhin tayo ng maayos. We want to be treated with respect and with value. And all the more, even when we are sick, we did all the most. Kaya nga sana, for those may mga family members ngayon na may mga sakit, please be at their side. Pangalawa, pinapaabot din sa atin dito, maganda rin na competent at matalino ang mga leaders. Pero ang pinakamalaga sa lahat, dapat yung mga members ng family nyo or organization, tratuhin natin bilang tao. At alam nyo, why remarkable po pala yung ginawa ng centurion towards his slave? Kasi nang time nila Jesus, pag ang identity mo that time slave ka,
you are not treated as a human being. They are considered material possessions that can be disposed. Slaves are not seen as person but things, and they are not valued at all. Kaya nga, there is something we can appreciate and learn from the centurion, yung kanyang, the way he looks at the slave and the way he treats the slave is something what unique. He looks at the slave as a person with value. So what are the practical lesson para po sa ating lahat na pwedeng i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, mga kapatid, please always remember, all people are valuable, valuable. All human life is valuable, including you and me. Wala pong buhay na hindi mahalaga. Connecting this sa survey na nakwento ko kanina, the need to be valued, to be treated with kindness, support the result. Now we look for leaders, we look for parents, we look for person with authority na alam at may kapasidad makita ang halaga ng isang tao. Pangalawa naman po na practical na lesson sa atin, magandang paalala to all of us listening right now, all of us are called to treat people with value and kindness. Pero alam niyo po pala, the capacity to treat someone with value and respect will depend on the way we look at the person, our attitude, the way we look at the person. Kaya nga, it's good to ask ourselves, how do I look at human life? Kasi may dalawang paraan para tingnan ang buhay ng isang tao. When we look at somebody, there are two ways. Pwedeng meron tayong selective mindset or meron tayong equalizing mindset. So, anong selective mindset? Selective pag pinapahalagan mo lang yung sarili mo, yung family, selected friends, o kung yung tao may status, may education, may class. So, that's selective. But ang tawag sa attitude ni Jesus is to have this what you call equalizing mindset. Masalabi equalizing, you go beyond status, education, and class. You go beyond your tribe, like the centurion. We find our value. Yung value natin, hindi identified with status, education, and class. And this will, magandang tip na rin ito, how to lessen our suffering. Especially nowadays, many people are anxious, getting depressed, kasi nga, they are losing money, losing work. Kasi nga, for many long years, we attach our value to our money, to our work. What if you lose the money? Does it mean you are going to crumble? Hindi. Because from the very start, our value as a person is not identified with status, with class, with material things. Ang point ni Jesus, we have to go beyond, makita natin, even without those things, even things are crumbling, our value will never be crumbled because it's based and founded in God. So keep that in mind. God din po ang pagtingin natin dapat sa lahat to have this equalizing mindset. At pangatlo, magandang practical din na advice sa atin, kung may mga member tayo ng family and community na may mga sakit ngayon, please express your care to them. Kasi for the past 1 year and 6 months po, nakafocus tayo sa COVID-19 virus. Pero sabi sa nabasa ko, sabi ng DOH, kahit daw may COVID-19 virus, hindi naman nawala yung mga karaniwang sakit. Mas grabe daw ngayon po yung tuberculosis at pneumonia na hindi connected sa COVID-19 kasi dahil sa takot sa COVID-19, hindi nakapunta ng barangay center. Kasi yung pondo na barangay center napunta lang sa COVID-19. So paano naman yung may mga tao na walang COVID-19 pero may mga sakit sa tuberculosis, pneumonia, sa puso, sa kidney, and many others. They may be right now in their hospital beds or staying at their room. So as Christian, please continue to provide spiritual needs to them. Kasi napakalaga na pag may sakit, na-inspire pa rin para hindi po ma-depress. Pray for them.
call them, at kung merong maabot na mga kaya, provide also for material need. Basta ang mahalaga sa turo ng simbahan, give food and water, respect and care. Pangalawa, also provide emotional support sa may mga sakit. Huwag niyong ipahalata na pabigat sila. Tapos kung anak ka, 1,000 na bili mo na sa nanay mo na pang maintenance, tapos magreklamo ka, huwag mong ipaparin sa magulang mo na patago ka nalang magsabi na mahal pala ng gamot. Huwag mong ipaparinig kasi baka manghina ang loob ng magulang mo kung malaman nila na nabibigatan ka sa panggastusin sa maintenance. Kasi tandaan ninyo, may sakit yan. All the more malakas ang emotional sensitivity na may mga sakit, all the more we have to be caring and we have to be sensitive to make them feel love and to strengthen them in their insecurities. They can find security in the midst of their insecurity by our care and love for them, just like what this centurion did. But the most important ginawa ng centurion is to he brings Jesus to the slave. So paalala sa yan sa atin po na may mga member na family members may masakit, we bring Jesus to them. That's the best and most important thing we can do. So God bless. Monday, with faith.